Magandang tanghali, Pilipinas! Humarap kagabi si Presidente Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. Ito po ang preliminarily approved community quarantine classifications para sa buwan ng Hulyo dahil ito po ay subject to appeal pa hanggang mamayang gabi po. Yung mga LGU na po, na gusto mag-apila, e po pwede po. Basahin po natin isa-isa ang mga lugar na mapapasailalim sa MECQ, GCQ at MGCQ. Tignan po natin ang ating graphics, no? Para po sa mga lugar na mapapasailalim hanggang ng MECQ hanggang 15 July 2021, ang mga probinsya ng Cagayan, Apayao, Bataan, ang Lucena City, ang Puerto Princesa City, ang Naga City, ang Iloilo City at ang Iloilo Province, ang probinsya ng Negros Oriental, sa ang mga probinsya ng Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, ang buong Davao Region, no? Kasama po ang Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao del Norte, at ang Butuan City, Dinagat Island, Surigao del Sur. Ang mga lugar naman po na mapapasailalim under GCQ, ang NCR, Rizal at Bulacan ay meron pong counting restriction. Dalawa lang po yung restriction na yan, no? 40% pagdating sa mga gyms at 40% din po pagdating sa dine-in. Otherwise, parang ordinaryong GCQ na po yan. Ang mga probinsya ng Laguna at Cavite ay nasa ilalim po ng heightened restriction. Now, sa ilalim ng heightened restriction po, wala pong entertainment, walang recreational venues, walang amusement parks, walang traditional cockfighting, wala pong contact sports, walang indoor tourist attraction. 30% po ang allowed for services sa mga personal care services kasama ang salons, parlors at beauty clinics. 30% po ang allowed sa outdoor tourist attraction. Allowed naman po ang staycation hotels basta susunod po sa minimum public health standards, safety protocols at saka wala rin po itong age restriction. 20% po ang kanilang indoor dining pero kapag merong safety seal po pwede maging additional 10% at sa outdoor dining ay 50%, no? Yung mga religious worship po, mga wake sa GCQ with heightened restrictions ay limitado po to 10%. Allowed po ang interzonal travel pero subject to destination LGU restrictions, no? Now, so bukod pa po sa Laguna and Cavite, kasama rin po sa GCQ ang Baguio City, ang probinsya ng Ifugao, ang City of Santiago, ang probinsya ng Nueva Vizcaya, ang probinsya po ng Quirino, ang probinsya ng Batangas at ang Quezon Province, ang Guimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique at Capiz, ang Zamboanga Sibugay at ang City of Zamboanga, ang Iligan City, ang General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato and South Cotabato, at ang Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, at ang Cotabato City. Now, lilinawin ko lang po na meron pong bagong rule. Kapag naka-MGCQ po, allowed na po ang recreational venues gaya ng netcafes, billiards, and arcades. Ito po ay sa lugar lamang na MGCQ. Bawal pa rin po ang live sabong. Ang pinapayagan lang po ay yung mga isabong na lisensyado po ng PAGCOR. At ito po yung mga sabong na ginagawa sa studio na wala pong mga audience. Tanging isabong lang po ang allowed. Okay. In-extend po na inyong IATF ang travel restrictions sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, United Arab Emirates at Oman hanggang 15 ng Hulyo ngayong taon. Isa itong proactive measure sa patuloy na pagpapatupad ng international border control dahil sa COVID-19 Delta variant. Kahapon po may nagtanong kung magkakaroon ng travel ban din po sa Indonesia. Wala pong travel ban sa Indonesia, bagamat papaintingin po natin ang ating border control dahil pinagbabawal naman po ang pagpasok ng mga dayuhan except kung meron po silang mga long-term visas. Inaprubahan din po ng inyong IATF ang request ng Philippine Swimming Incorporated na i-host ang Israeli National Swimming Team para sa kanilang pre-Olympic training sa ilalim ng sports bubble format sa New Clark City Aquatic Center sa Capas, Tarlac mula 8 hanggang 21 ng Hulyo ngayong taon.
kailangan nilang sumunod sa health at safety protocols. Mantakin niyo po, dati tayo ang nagtitrain sa ibang bansa dahil wala tayong facilities. Ngayon, ang mga dayuhan po ang nagtitrain sa ating mga facilities. Congratulations po sa New Clark City at sa BCDA. Samantala, effective itong Webes, July 1, 2021, ito po ang magiging guidelines pagdating sa inbound international travel ng fully vaccinated individuals na nabakunahan sa Pilipinas regardless of travel history at iyong mga nabakunahan na sa ibang bansa who stayed exclusively sa mga tinatawag na green countries or jurisdictions na nakaraang 14 na araw bago dumating ng Pilipinas. Una, ano po bang green countries or jurisdictions? Ito yung low-risk countries ayon po sa Department of Health. Sino naman ang fully vaccinated individuals? Naka-flash in yung screen ang mga ito. Basahin natin isa-isa. An individual shall be considered as having been fully vaccinated for COVID-19 if more than or equal to 2 weeks after having received the second dose in a 2-dose series, more than or equal to 2 weeks after having received a single dose vaccine, the vaccine administered to the individuals are included in any of the following: EUA list or compassionate special permit issued by the Philippine FDA or emergency use listing of the WHO. Kinakailangan hawak-hawak ng fully vaccinated individuals ang proof ng kanilang vaccination status. Kung kayo ay fully vaccinated sa Pilipinas, kailangan dala ninyo ang inyong vaccination card na may na kinakailangan i-verify po ninyo bago kayo umalis ng Pilipinas. Malinaw po yan, ha? Kailangan ng certificate na maaaring makuha sa Certification Vaccination Record Portal ng Department of Information and Communication Technology o ng City Health Officer ng lokal na pamahalaan na nag-administer ng full vaccination. Sa mga nakatanggap naman ng full vaccination sa labas ng Pilipinas, kinakailangan dala rin ninyo ang opisyal na dokumento na nagsasabi na sila ay nabakunahan na. Ito ay kinakailangan validated ng Philippine Overseas Labor Officer o mga polos o kaya mga magpresenta ng International Certificate of Vaccination. Kinakailangan ipresenta ito sa dedicated Bureau of Quarantine Representative para sa re-verification sa one-stop shop ng Department of Transportation pagdating po sa Pilipinas. Ang tanong, kinakailangan pa ba mag-quarantine ang mga bakunado na? Ang sagot, oo po. Required pa rin sumailalim sa 7 araw na facility-based quarantine pagdating sa bansa, whether fully vaccinated sa Pilipinas or abroad. Ang kanilang date of arrival ang magsisilbing unang araw ng quarantine. Titiyakin po ng Bureau of Quarantine ang strict symptom monitoring habang nasa facility quarantine ng 7 araw ang duly vaccinated ng pasahero. Pagkaraan ng 7 araw ay kailangan pa rin mag-self-monitoring for another 7 days. Sa mga pasaherong nasa 7-day fully facility quarantine, kailangan nilang mag-RT-PCR testing sa panlimang araw ng kanilang facility-based quarantine. Kung sakaling mag-negatibo, kailangan pa rin kumpletuhin ang 7 araw ng facility quarantine. At kung sakali namang magpositibo, kinakailangan sundin ang prescribed isolation protocols. Itong testing requirement na binanggit ko ay sasailalim pa rin naman sa review 30 araw pagkatapos itong ma-implement. Pagkatapos makumpleto ng 7 araw sa facility quarantine, makakatanggap ng quarantine certificate mula sa Bureau of Quarantine kung saan nakalagay ang vaccination status ng pasahero. COVID-19 updates naman po tayo. Ito po ang ranking sa Pilipinas sa mundo. Ito po isang ayon sa Johns Hopkins University. Number 24 pa rin po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 25 po tayo sa active cases, bahagyang bumaba. Number 131 po tayo sa cases per 100,000. At number 90 po tayo sa case fatality rate na nanatiling 1.7%. Meron tayong 5,064 sa mga bagong kaso ayon po sa June 28, 2021 datos ng DOH. Muling tumaas ang ating recovery rate. Ito po ay nasa 94.6, nasa 1,327,103 na po ang bilang ng mga nakarecover. Salamat po sa ating mga medical frontliners. Samantala, malungkot ko pong binabalita na nasa 24,456 na po ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.74% nga po ang ating fatality rate. Sa ibang usapin, may 3 mahalagang executive order na nilagdaan ng Pangulo noong Biyernes, June 25, 2021. Pinirmahan ni Presidente ang Executive Order No. 114 na nag-adopt ng
National Employment Recovery Strategy. Papalawagin ito ang Trabaho, Negosyo, Kabuhayan Initiative kung saan kinukonsidera ang mga pagbabago sa labor market dala ng COVID-19 pandemic at bagong teknolohiya. Dagdag ng EO 140, bubuo ng isang National Employment Recovery Strategy Task Force kung saan ang chair ng Secretary ng Department of Trade and Industry at ang co-chair ay ang magiging Secretary ng Department of Labor and Employment at Director General ng Technical Education Skills Development Authority. Nilagdaan din ng Pangulo ang Executive Order No. 141 na nag-adapt bilang pambansang prioridad ang pagpapatupad sa mga hakbang para sagutin ang ugat na tumataas na bilang ng teenage pregnancies. Kaugnay nito, inatasan ng government agencies and instrumentalities na tukuyin at ipatupad ang practicable interventions na may kinalaman para maiwasan ang adolescent pregnancies. Napirmahan din po ng Pangulo ang Executive Order No. 142 kung saan inaprubahan ang merger ng Land Bank of the Philippines at United Coconut Planters Bank or UCPB at acquisition ng Land Bank ng Special Preferred Shares ng Philippine Deposit Insurance Corporation ng UCPB. Ang Land Bank po ang magiging surviving entity. At sa iba pang bagay, nakikiramay po kami sa pamilya, kasamahan sa trabaho at mahat sa buhay ni Mr. Gary Olivar, dati rin pong nagtrabaho rito sa Palasyo bilang economic spokesperson ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Condolences po and you will be missed. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Bago po tayo pumunta sa ating open forum with our colleagues dito sa Malacañang Press Corps, kasama po natin ang Treatment Czar Yusek Ripoldo Vega. Sir, nais lang pong tanungin ng ating mga kababayan, no? Mukhang sa kauna-unahang pagkakataon po, pinakamaraming lugar ngayon sa Pilipinas ay mapapasailalim sa modified ECQ at kasama na po ang buong Davao Region, no? So, ano pong mga hakbang na dapat gawin ng mga lugar na nasa ilalim ng MECQ? Ano po ang tulong na maaasahan nila galing po sa DOH at sa IATF? Yusek Vega, the floor is yours. Good morning, Spoke Harry. Good morning to all the listeners. Unang-una po, napansin po natin na dahan-dahan ng bumababa ang active new cases dito sa National Capital Region. However, sa mga provinces po, mapapansin natin nagkakaroon ng surge, lalong-lalo na sa Region 5, Region 6, sa Caraga area, Region 9, 12, and 11. Ito ay naka-designated na nga sila ngayon as a high-risk classification dahil mataas po yung ADAR nila, average daily attack rate, at saka yung 2-week growth rate. At napapansin na rin namin na mataas na rin ang kanilang HCUR, both sa COVID beds at saka sa intensive care units. Ang masasabi po natin dito, Sec. Harry, ang two strategies talaga ang gagawin natin at nagawa na rin ito dito sa Metro Manila, sa NCR, and some provinces na talagang aggressive ang PDITR, ang prevention, detection, isolation, and quarantine ng mga positive or contact trace ng mga pasyente. Kailangan ho ang compliance talaga ng ang ating minimum public health standards at saka yung detection isolation in less than 48 hours. Alam natin na if we can do that, mas maigi natin mapababa ang transmission ng virus. On the other hand, kailangan din natin mas scale up rin ang vaccination process dahil alam natin ito din yung isang pamamaraan na magkaroon din ng population protection. So nag-scale up at nag-reallocate na rin ng mga vaccines lalong-lalong na sa high-risk classification areas. Ang tulong naman ng Department of Health, sunod-sunod na po ito, lalong-lalo na sa mga high-risk areas. Nagpadala na po kami ng mga healthcare workers positions at ito'y siguro mga 93% positions na ang na-filled in across the country, but more specifically in areas na may high-risk. Nagpadala na rin kami ng mga critical care resources kagaya ng mga mechanical ventilators, BiPAP machines, at saka high-flow nasal catheters and some medicines. Itong lalong-lalo na sa mga high-risk classified provinces na identified ng IATF. At saka po, nagbibigay din kami ng support in terms of deployment of workers from other low-risk areas to man certain critical areas din sa mga high-risk areas.
So ito yung ano po natin na Secretary in terms of our response sa mga highly high risk areas na na-classify ng IATF. USEC, meron ba tayong mga bubuing mga one hospital command center dun sa mga lugar na mataas? For instance po, sa Davao region, no? Kasi isang rehiyon siya. Meron na ba hong counterpart na one hospital command center doon? Tama, Secretary. Ito yung ginawa po namin. Gumawa talaga kami ng mga regional one hospital command. Kasi alam natin, ito yung pamamaraan na magkaroon ng coordinated care and proper referral to the facilities, whether it's a hospital or a quarantine or isolation or a testing. So sa Davao area po, meron na kaming one hospital command doon, regional. At sa Caraga area, meron din yung one hospital command, pati na rin sa Northern Mindanao. Ito yung ginagawa para ho maganda ang coordination in terms of patient navigation, lalong-lalo na sa mga patients needing critical care na mabigyan sila ng access with the other hospitals. Yung mga mobile hospital po, meron ba ho tayo itatayo mga mobile hospital dito sa mga lugar na merong recent surges? Hindi mobile ang tawag po niyan, Spokhari, but these are modular hospitals. Modular po, yes, I correct. These are fixed hospitals capable of critical care. At sa mga provinces ngayon, ang under construction ay nasa Zamboanga, nasa Manila, Zamboanga Sanitarium to be managed by Zamboanga Medical Center. That's about mga 32 beds. And dito naman sa Southern Philippines Medical Center, this is in Davao region, meron mga 42 beds din na gagawin para for the critical care, especially in those areas. Yung mga remdesivir po at ibang gamot, nagpadala naman po tayo ng reinforcement? Ang remdesivir, actually, compassionate use pa hanggang ngayon yan. So ang pag-procure yan is through compassionate use through the different institutions. So ang ginawa po natin dito sa central office ay nagsabalat kami ng core maintenance and of course procurement of these medicines, remdesivir by the different hospitals. So bawat region po, bawat retained hospitals in the regions, we're given sabalatment to buy the necessary medicine, specifically remdesivir for the treatment of COVID-19. Last question na lang po, no? Kasi may mga ilang lugar gaya ng Iloilo City na nagre-reklamo na isa pang problema nila, hindi nababayaran ng PhilHealth yung mga ospital. Namomonitor ba ho natin yung PhilHealth payments, lalong-lalo na dito sa mga lugar na mayroong mga resurgence of cases? Tama yan, Spokhari. Yung strategy po ng ginawa ng dito sa Metro Manila Plus noong April and May ay kinausap po natin yung PhilHealth at through the PhilHealth President, si President Antigeran, na to come up with a mechanism na para mabayaran po yung public and private hospital for financial sustainability. Alam natin na mahirap talaga yung panahon ng COVID, lalong-lalo na pag wala ng ibang other revenues coming from non-COVID sources. So ang ginawa po ng PhilHealth, nagkaroon sila ng debit credit mechanism at i-apply din nila to sa areas ng high-risk areas or provinces para ho magkaroon ng reimbursement yung mga valid claims. Mga at least mga 60% of the valid claims has to be paid through the debit credit mechanism by PhilHealth. Maiba naman tayo, USEC Vega, no? In a few days mapapasok na po yung Bayanihan 2. A couple of days back, 9 billion po ang rinelease ng ating DBM para sa mga special risk allowance ng mga health workers na merong dealing with COVID patients, no? Ang tanong po, dahil may natitira pa pong 9 billion, meron pa ba ho kayong inaasahan na i-release ng DBM para sa health-related expenses natin bago mapaso ang Bayanihan 2? So far, ang 9 billion yung for the SRA, nagkaroon ng admin order coming from the Office of the President June 1. Yung June 16, nagkaroon din ng joint circular ang DBM at DOH for this SRA of all healthcare workers. At saka nung June 25 po, Spokhari, nasabalat na rin sa Department of Health yung 9 billion for SRA. At on the same day to, sinabalat namin sa different regions to cover yung mga public at saka yung mga private institutions, LGU, na
mga healthcare workers directly in contact or directly catering to COVID patients. Naibaba na muna namin yun, mga 7 billion po yun. At saka sa lahat ng mga hospitals under the Department of Health, mga close to 2 billion. So we are expecting na ang disbursement ho nito will be until Wednesday. So most probably by that time, lahat ng mga healthcare workers, both public and private hospitals, will receive their benefits sa SRA. Okay, maraming salamat, Yusek Vega. Please join us for open forum at simulan na po natin. Yusek Rocky, go ahead, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque and Yusek Vega. From Laila Salaveri of Inquirer, what prompted the President to consider running for BP and what are the things he would like to continue? Sinagot naman po yan ni Presidente. No? Meron po siyang unfinished business pagdating po sa droga, pagdating po sa korupsyon. Pero ang sinabi naman niya, kinukonsider niya tumakbo only if there is space for him. Kung wala naman po, okay din naman po. Opo. Question susunod ni Laila, what does he plan to do as a VP when he has hardly given the current Vice President a role in his administration? Nasagot din po niya yan na ang isang nakikita niyang problema kung siya pa siya ay tatakbong VP, baka kontrapartido sila ng presidente at hindi rin niya magagawa yung unfinished business niya. No? So binanggit din po niya yan bilang isang balakid. Go ahead, please. Okay, tapos na ata si Yusek Rocky. Thank you, Yusek Rocky. Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at kay Yusek Vega. Secretary Roque, unahin ko lang po yung sa quarantine classifications. If preliminary approved na po, ito, magkakaroon pa rin po ba ng second talk to the people at kailan po kaya ia-anunsyo naman yung final approved na quarantine classifications? Wala po ng schedule na second talk to the people during the week, pero baka tayo na po mag-aanunsyo ng final kasi binigyan po hanggang mamayang gabi ang mga LGUs para mag-apila at magkakaroon po kami ng IATF meeting on Wednesday kung saan aaproban po yung final quarantine classification. So anytime po ng Wednesday, maaari po magkaroon kayo ng anunsyo since July, June 30 na po tomorrow. Tama po ba po? Opo, 2 p.m. po yung meeting. So I will either issue a statement or record an announcement pagkatapos Opo. Po ng IATF meeting. Opo, and Secretary Roque, isa lang po dun sa mga malaking na inyong inanunsyo yung about dun sa mas magaang quarantine and testing protocols niya dun sa mga from green countries or jurisdictions. Magkakaroon po ba ng listahan ang pamahalaan kung ano-ano itong mga bansang ito? At maaari po ba kayong magbigay ng mga example kung ano itong mga COVID, low-risk COVID-19 countries and jurisdictions po? Maghahanda po ng listahan ng DOH. Antayin na lang po natin yan. Pero ito po yung mga bansa na wala pong problema na pagkatiwalaan yung kanilang certificate of vaccination. Opo. And sir, panghuli na lamang po from Karen Villanda of PTV lamang, sir. Tumigil po sa pagbabakuna ang tagig ng first at second dose ng Sinovac dahil sa kakulangan ng COA or yung clearance para sa dumating na supply sa kanila ng bakuna recently. Ganon din po sa Pasay, nagkaroon din ng problema sa COA. Ano po ba yung mga action ng national government para mapabilis ito? At dahil nagiging dahilan ito ng delay para maiturok na yung mga dumadating pong supply? Well, ang galing po talaga at nagko-congratulate kami sa ating mga LGUs dahil napakabilis po talaga nila magbabakuna. At the same time, humingi po kami ng abiso, nandiyan naman po yung bakuna. Kahapon nga po, habang ako'y papunta ng Malacanang, nakita ko yung convoy na dala-dala yung latest 1 million na Sinovac. No? So hindi naman po tayo nagkukulang, ay naantay lang natin yung tinatawag na certificate of analysis at ilang araw lang po yan. No? In fact, ang plano ay i-deploy na po yan, miski wala pa yung certificate of analysis, na kapag lumabas na ang certificate na yan, maibabakuna na kaagad. So paumanhin po, konting pasensya, and at the same time, we congratulate po our LGUs for being very efficient in their vaccination drives. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque at kay Yusek Vega. Maraming salamat din, Mela. Balik tayo kay Yusek Rocky, please.
Yes, Secretary, thank you. From Red Mendoza, Manila Times. Paumanhin niya Yusek Bong Vega. Hindi ko po kasi narinig kung nasagot niyo na ito. Pero ito po yung tanong niya. Kumusta na ang hospital and ICU bed capacity nationwide sa Metro Manila? Na-resolve na ba yung issue daw po ng punong ICU sa Heart Center at sa San Lazaro na unang napabalita a few weeks ago? Thank you, Yusek Rocky. For the HTUR nationwide, ho, meron tayong 46%. Ito yung HTUR across all provinces. And for the national ICU, na-disaggregate ho natin itong metrics nito for the ICU utilization. On a national level, meron tayong 57%. Sa NCR naman po, ang HCUR natin is on a low-risk position din, 37%. At saka yung ICU utilization natin is at 42%. Now, yung issue on the dito sa Philippine Heart Center at saka sa San Lazaro, currently, ang Philippine Heart Center has 40 intensive care units for COVID. Six of them are filled, so we have 15% utilization for ICU for Philippine Heart, and for San Lazaro, we have 20 ICU beds registered in San Lazaro for COVID, and 54 are registered, and 20 is being used. So we have a ICU rate utilization of 37%. So no. Both of these institutions are in the low-risk category. Opo. Second question po ni Red Mendoza para sa inyo, Yusek Vega. Ngayon ba ay puspusan ang paghahanda para maiwasan ang pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant? Ma-assure ba natin na walang makapasok na Delta variant sa pamagitan ng local transmission? Oo, tama yan, Yusek Rocky. Dapat talagang pagigihan natin ang border control. Kasi as of now, 17 Delta variant has been identified through sequencing at wala pang na-detect na Delta variant sa local level. So kailangan talaga yung border control ng 10 plus 4 at quarantine ng mga returning overseas passengers, lalong-lalong na sa mga international airports natin. Kailangan talaga may border control, and we hope na we can sustain this kasi alam natin na itong Delta variant as may mas contagious at can also give us an increase in the hospitalization rate. So kailangan po ang Delta variant talagang makontrol, and the only way here is prevention, and the other is of course yung vaccination process natin sa buong on all provinces. Thank you, Yusek Vega. For Secretary Roque, question from Lanes Capanti of DMA News Online. ICC has asked victims of the Duterte administration's drug war to submit views, concerns, and expectations regarding the prosecutor's request to the ICC judges for an investigation on drug war killings for consideration. Is Malacanang confident that such ICC's call to victims will not gain ground? The ICC can do whatever it wants, pero yung isang chamber po ng ICC, minsan sinabi na talagang dapat hindi na nag-iimbestiga kung wala namang kooperasyon. Kasi paano ka nga magkakaroon ng case build-up kung walang kooperasyon dun sa member state, no? Alam ko po na there's been a view expressed that withdrawal from the ICC will not affect jurisdiction for the period during which the country was a member. Pero alam din po na ICC, without cooperation from the state, napakahirap po ng case build-up. Because all criminal cases, even in the ICC, and most especially in the ICC, must present real evidence and not just newspaper reports. Thank you, Secretary Roque. Yes, thank you, Yusek. Punta naman tayo kay Tricia Tirada, please. Hi, good afternoon, folks, Harry, and good afternoon also to Dr. Vega. Sir, first question for you po. What does President Duterte's threat to Senator Pacquiao mean? Ibig sabihin po ba nito, kumbaga, their relationship already turned sour, and how do you see this affecting the party, the PDP naman? Well, I think I don't have to answer that. I think it's rather obvious that the relationship between the President and Senator Pacquiao is not as cordial as it was, no? And of course, the challenge for
Senator Pacquiao was clear, no? In the past, you had nothing but praises for me. Puri ka lang ng puri sa akin. Di mo sa akin sinasabi, nakikita mong problema ng korupsyon. So, ayan, binigyan siya ata ng isang linggo, kung hindi ako nagkamali. Ilang araw ba yung binigay niya? Sabihin mo kasi niyang korupsyon. 1 week nga ang binigay sa kanya, no? Sabihin mo kasi niya may ahensyang korupsyon na yan, dahil pag meron namang alam na actual kaso ng korupsyon, eh, in-action na naman po yan ng presidente. And I can vouch for that, dahil napakadami pong instances na korupsyon na pinadaan dito sa Office of the Presidential Spokesperson, at meron po talagang nasibak, no? Sa lahat ng mga kasong natanggap kong personal, no? So ang hamon lang po ni presidente, well, walk the talk, no? Kinakailangan kung may reklamo ka, sabi mo kung anong reklamo niya na ma-action na ng presidente. Otherwise, talaga namumuliti ka lang daw si Senator Pacquiao. But I guess as far as your question is concerned, na natapo na po ang sabaw, kumbaga. Sir, ito po bang falling out nila ni Senator Pacquiao? Did he see this coming, or ito kinagulat po ba ni Pangulo? Yung mga remarks. I don't think it was expected, kasi ako mismo nagbalita sa taong bayan na nung minsan na linapitan ako ni presidente na spokes, kailangan alam mo to, no? Ang gusto kong tumakbo talaga si Inday Sara, pero ayaw talaga. So, kinakailangan mamili tayo who has the numbers between sa tatlo. Nang unang-unang sinabi niya, Senator Manny Pacquiao. Pangalawa, Isko Moreno. Pangatlo, former Senator Bongbong Marcos. So, actually, it was a complete surprise, kasi hindi pa naman pre-preclude ng presidente na pwede namang dati, no, na ma-endorse pa si Senator Pacquiao, pero hindi ata nakaantay si Senator Pacquiao. Okay. So, sir, definitely out na po si Senator Pacquiao. Hindi naman po definitely, because in the realm of politics, although I'm not a veteran person in politics, no, anything is possible. But for now, mainit po. Does the president want Senator Pacquiao out of PDP? Well, let's just say the PDP realizes, well, the president realizes that the PDP naman po, eh, talagang halos wala ng miyembro niyan bago siya pumunta dyan. At kinikilala naman po niya na ang PDP ay partido ng mga Pimentel. Mm-hmm. Alright, sir, doon na lang po sa travel ban. Clarify ko lang, sir, tama po, no, inbound travelers lang po yung pinagbabawalan natin pumasok. Kumbaga, one-way travel ban, hindi po natin, wala po tayong ban for outbound travelers going to those countries like India, etc. Tama po yan, dahil binabawal po natin yung pagdating ng mga pasahero. In fact, meron din pong mga OFWs na papunta siguro sa mga ilang lugar na dyan, no? At hindi naman po sila napagbabawalan, pero pinag-iingat lang po. Mm-hmm. Sir, maybe message na lang po to the OFWs affected by the travel ban restrictions or travel restrictions in UAE. Again, alam ko pong napakahirap para sa mga OFWs na stranded ngayon sa mga lugar na kung saan meron tayong travel ban. Pero hinihingi po namin ang inyong pasensya at pag-intindi, dahil ito naman po ay isang napatunayan ng paraan para mapigilan po ang pagpasok ng mas nakakamatay at mas nakakahawang Delta variant at Delta plus variant, no, na po pwede pong magdulot ng kamatayan o di naman kaya pagkakasakit, hindi lang sa inyo, kundi sa inyong mga mahal sa buhay dito po sa Pilipinas. Alright, thank you very much, folks. Maraming salamat, Trish. Punta tayo uli kay Yusek Rocky, please. Yes, thank you, Secretary. A question from Marian Enriquez of TV5. Bayanihan 2 will expire on June 30. Is there any call from President Duterte to hold a special session? House Majority Leader Martin Romualdez said that the likelihood of an extension is becoming dimmer at this point. Wala pa po akong nalalaman na special session, at ang natitira naman po sa 18 billion ngayon ay 9 billion. But nakita naman po natin in one day, na-obligate po ang 9 billion. So, let us not foreclose the idea po na in the next ilang araw na lang ba before July 1, isa o dalawa o isang araw, pwede pa rin po ma-obligate yan. Otherwise, hindi naman po mawawala yung pera. Pupunta lang po yan sa National Treasury. Okay. Second question po niya, reaction sa bagong report ng OCTA ng RNOT sa NCR, nasa 0.88 na, almost close sa pre-surge level, given na may sporadic immunity na sa ilang tao, are we seeing lower infection rate in the future? Well, we hope po na magpapatuloy tayo
ng ating mas hugas iwas at yung ating prevention, detection, isolation, and treatment. No? Kasi ang bakuna po hindi gamot. Ang bakuna, pamamaraan para maiwasan ang pagkakasakit. Ang sandata natin ay yung minimum health standards, yung isolation, tracing, and treatment. No? Pero siyempre po, we are encouraged by the fact na as we vaccinate more in Metro Manila, patuloy po ang pagbaba ng R-naught. Ang third question po niya, reaction sa report na may isang Pinay na kabilang sa mga nawawalang tao sa gumuhong kondo sa Florida, USA. Ay, kami po yung nakikidalamhati dun sa nawawalang kababayan natin, and we continue to pray na sana po she is safe. But I'm sure our consular officials po will be on their toes to provide assistance, including continuous follow-up po on the whereabouts of our kababayan in Florida. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat, Yusek Rocky. Punta tayo kay Melo, please. Melo Acuña. Good afternoon, Mr. Secretary. Good afternoon. Good afternoon. Nabanggit po sa ginawang briefing kanina ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Office, kanina mga alas 9:30 na umaga, na maganda yung ginagawa ng pamahalaan. Kaya nga lamang ay nananatili pa rin yung kawalan ng katiyakan sa timing ng delivery at pagbabakuna sa mga mamamayan. Ano po kayang strategy ang gagawin para matiyak ang paghahatid ng bakuna sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang mapakinabangan ng mga mamamayan? Well, sinabi po yung kahapon ni Secretary Galvez na we're trying to build up an inventory of 10 million vaccines. Nang sa ganun po, patuloy talaga yung pagbabakuna natin. Without 10 million, kinakailangan kasi magreserba na tayo for second dose para kung anong mangyari, hindi masayang yung first dose. No? So unless we have that much in our inventory, talagang hindi po magagarantiya yung 500,000 a day na ninanais natin. Pero we're getting there. Tandaan nyo po na yung Pfizer na magsusupply ng 40 million, dapat Agosto pa ang pagsusupply, pero may balita na mas mapapaaga pa sa Hulyo. No? And that's 40 million, no? Our biggest single order, no, from any manufacturer. So, at patuloy pa rin po ang pagtanggap natin sa Sinovac. Ang Sinovac po talaga, our thanks and gratitude to the Chinese kasi napaka-reliable po ng kanilang supply. Ni minsan, hindi po yan sumablay. Pag sinabi nilang darating ang bakuna sa pecha, darating po yan. Opo. Para po kay Undersecretary Paul Vega, Secretary Hari. Go ahead, please. Magandang hapon po, Yusek Paul Vega. Paano po dinadaluhan ng Department of Health yung mga overworked frontline workers? Meron po bang programa para sa kanilang stress debriefing? Hindi po ba apektado ang kanilang efficiency dahilan sa pressure at anxiety sa paglilingkod sa mga biktima ng COVID-19? Good afternoon, Sir Mel. Tama ho kayo. Ito mga condition ng mga healthcare workers talaga nandito sa, lalo na kung frontline ka, ay kailangan nating pag-aalagaan. In fact, part ng kanilang yung program ng HR ay talaga yung magkakaroon ng rotational basis, lalo na sa mga frontline workers na tumatagal na sa isang clinical division or for managing COVID patients. So meron sila mga programs throughout to the different HR ng mga hospitals for debriefing and of course yung rotation ng kanilang assignments and to give them certain leaves para naman magkaroon sila ng a better appreciation ng kanilang trabaho and of course hindi din maging stressful sa kanila yun po. Mm-hmm. So meron po, may kanya-kanyang programs and activities within each and every hospital. Very good. That's nice to know. Pero paano po ninyo dinadaluhan yung non-COVID cases sa mga ospital na mayroong surge in cases? Meron kasing strategy ng ibang provinces, Sir Mel, na meron silang identified na halimbawa isang hospital, private man o public, na magki-cater to non-COVID patients. So meron naman identified nila sa isang lugar na purely COVID na talagang magkakaroon sila ng proper referral kung mga non-COVID doon sa non-COVID. Ito ay para ma-maximize po nila ang utilization ng kanilang mga beds. However, in the surge, kagaya nangyari ho dito sa Metro Manila,
Mahirap po ang pag-divide ng COVID at saka non-COVID kasi alam natin, lalo na sa noong April and May, halos 55% po niyan ng mga government-retained beds ay naging allocated for COVID clients. So there was really a decrease in the number of non-COVID. Pero yung bumaba na yung surge po, napansin na rin namin na tumataas na rin yung non-COVID patients namin. At saka yung mga COVID beds dating or critical care beds allocated for COVID ay dahan-dahan naming shift for the non-COVID para ma-cater naman yung mga non-COVID patients na dumarating sa hospital. So okay. Right now, we are 30% naman COVID covering, lalo na sa mga all hospitals, at saka more than mga 50% na po yung dahan-dahan na bumabalik yung non-COVID patients. Yeah, thank you very much, Yusek Paul. Thank you, Secretary Harry. Good afternoon. Thank you very much, Melo. Punta tayo ulit kay Yusek Rocky, please. Yes, thank you, Secretary. Question from Maki Pulido of GMA News. May online statement ang ICC that victims can represent themselves either online or by sending representation. Any statement? Same question by Tina Mendez. This means that victims may provide their views, concerns, and expectations regarding the prosecutor's request to the ICC judges for their consideration. No reaction po. The ICC can do what it wants. Pero alam niyo po, the whole treaty, inadapt po yan with the realization na kung di naman po magko-cooperate talaga ang Estado, mahirap po talagang magkaroon ng kaso. Okay, thank you, Secretary. Yes, thank you, Yusek. Punta tayo kay Ivan Mayrina, please. Good afternoon, Secretary. Ivan, Yusek, sandali ha, Ivan. Is yes, it Ivan or Ivan, once and for all? Ivan, sir, Ivan. Ivan, sorry ha. Ivan yeah, naman na Ivan. Parang Sinovac right. Yan at Sinovac. No? Okay, Ivan, Mayrina. sorry for that. Help us interpret the statement of the President. Nagsimula po siya, ito po'y patungkol sa pagtakbo niya bilang Vice President. Nagsimula siya sa I'm leaving it up to God. And then weeks after, sinabi niya, pinag-iisipan na niya yung calls ng kanyang mga kapartido na tumakbong Vice President. And then last night, ang kanyang statement ay, it's not at all a bad idea. Does this mean that the President is getting closer and closer to heeding the clamor for him to run as Vice President? Well, I will not speculate. Sinabi rin naman niya na kung meron pang space sa kanya, it is not a bad idea. No? Pero kung wala nang space sa kanya, he will also respect that. Mm-hmm. Nabanggit niyo rin po kanina na nung una po, ang gusto niyang tumakbong Pangulo ay si Mayor Sara and then Senator Pacquiao and then former Senator Bongbong. Can you please clarify that statement, Sec? Well, kinuwento ko na po ito. No? I think it was some time ago. Linapitan niya ako sa Davao and he volunteered the information. Spokes, kailangan mong malaman to. No? Gusto talaga natin patakbuhin si Inday Sara pero talagang ayaw. So in which case, we have to choose no? Kung sino minumero, Senator Pacquiao, Mayor Isko Moreno, former Senator Bongbong in that order. And of course, nandun din yung si Senator Bongo na who said na he will only run for the president for the presidency if the president will run as his vice president. So which came first? Yung statement po na yan o nung sinabi niya na ayaw niya tumakbo si Mayor Sara? This came first. Okay. So nagbago rin po yung isip niya tungkol doon sa pagtakbo ni Mayor Sara as president. Well, consistent naman siya. Sinabi niya talaga na ang gusto talaga nating tumakbo si Mayor Sara pero ayaw ni Mayor Sara. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Dito naman po kay Senator Manny Pacquiao. I remember asking you in the past briefings kung may schedule na po ng pulong kasi nag-reach out si Senator Pacquiao kay Pangulong Duterte na magpulong sila. Ito po ay dun sa rift sa kanilang partido. May nangyari po bang pagpupulong at ano ang naging final nail in the coffin, ika nga, para magkaganito po at ika nyo nga matapon yung sabaw sa kanilang relasyon? Wala po akong nakitang appointment sa schedule ni Presidente with Senator Manny Pacquiao. So ano po kaya yung naging, kumbaga, last straw? Well, ako naman po nagbabasa lang ng periodista, nakikinig sa balita. Humirit po kasi si Senator Manny Pacquiao na mali yung
polisiya ng Presidente sa West Philippine Sea at ngayon ay sinabi na mas maraming korupsyon sa administrasyon ni Presidente Duterte. Wika nga ni Presidente, dati-rate, puri ka ng puri, wala ka naman sinusumbong sa akin na instances ng korupsyon, tapos sasabihin mo ngayon mas maraming korupsyon. Kaya nga po isang linggo para magbigay po ng sumbong ang ating senador kay Presidente kung nasaan yung mga korupsyon na yan. At kung wala, sinabi naman ni Presidente, no, magsasalita ako laban sa iyo. Okay. Final question, Sec, tungkol po dun sa nag-viral na video sa Makati na itinusok pero hindi itinurok nung isang overworked volunteer nurse yung bakuna. Ang sinabi po ni SP Soto, this might not be an isolated incident dahil may mga nakukuha daw silang similar reports from other LGUs and is asking the IATF to investigate and impose sanctions. Your reaction, please. Well, gaya po ng sinabi ni Mayor Binay, humingi na po ng abiso si Mayor at sinabi naman po niya no, na talagang hindi naman po ito practice. No? It is really the exception to the norm. And I think the palace agrees with Mayor Binay. Alam po natin na minsan, tao lang naman po mga nagbabakuna, napapagod din po yan, at hindi naman po yan sinasadya. Bakit naman po kasi ituturok kung walang intensyon na ibigay ang bakuna? So mabuti na nga lang po siguro, napansin din ng taong tinuturukan na hindi po na nakarating sa kanya yung bakuna. So nonetheless, yan naman po ay sabi ng DOH, iimbestigahin at sisiguraduhin. No? Gagawa tayo ng hakbang para masiguro na hindi na po ito mauulit. Salamat po. Magandang hapon sa lahat. Maraming salamat, Ivan. Okay, balik po tayo kay Yusek Rocky, please. Okay, Secretary, tanong mula kay Chris Hussein ng Remate Online about ICC po. Sa tingin ninyo, magbibigay ito ng negatibong epekto sa kung sino man ang dadalhin ni Pangulong Duterte sa 2022 elections? Wala po. Consistent po ang ating polling, no? Yung mga surveys na hindi po nakaka-apekto ito kay Presidente. Kanina lang po, nakita ko yung interview ni Pia Ranada kay Ana Tabunda, no? At malinaw na malinaw po sa datos ng Pulse Asia na hindi po nakaka-apekto ito kay Presidente. Ang mas nakaka-apekto pa ay yung katuparan ng pangako ng Presidente na isasagawa niya itong war on drugs. Opo. Question from Kylie Atienza ng Business World. Would the President certify as urgent the proposed amendments to the country's bank secrecy law? No information as of now, pero alam ko po, ito yung sa mga ilang hakbang na hinihingi po ng international community sa ating AMLAC, no? Yung Anti-Money Laundering Council. From Chris Jose of Remate Online, pabor po ba kayo sa sinabi ni Mayor Vico Soto na word of mouth ang pinakamagandang paraan upang mahikayat ang publiko na magpabakuna versus COVID-19? Suportado po yan ng datos kasi merong SWS survey na nagsabi na dati-dati pa, nagsisimula pa lang tayo ng ating bakunahan, na mababa ang kumpiyansa pero mas maraming magpapaturok kapag nakita na nila yung mga kapitbahay nilang nagpapaturok. Opo. Question from Ace Romero of PhilStar. For clarification po, ibig sabihin po ba based on the timeline you provided, nung una gusto ng Pangulong Duterte si Mayor Sara tumakbo and then ang sabi ni Mayor ayaw niya, discouraged na ng Pangulo si Mayor Sara for seeking the presidency? Yan po talaga verbatim ang sinabi sa akin ni Presidente and he volunteered the information. It was not one of those instances na ako nagtatanong. No? Alam niyo po yung aming talk to the people, mahaba po yan. Kaya lang, kalahati of the record. No? So that was one of the rare instances na talagang tinawag ako ni Presidente para sabihan. No? So yung mga sinasabi naman niya na words of discouragement kay Mayor Sara, kung pakikinggan niyo, it's because ayaw niya yung hardship, ayaw niya yung mga negative aspect of the presidency na maranasan na kanyang anak. No? Pero at the same time, malinaw dun sa sinabi niya sa akin na di umano, ayaw daw ni Mayor Sara and he has to be ready with his candidate. In fact, I will add no, na yung mga panahon na yun, ang sabi niya, we should know who our candidate is by June. So, yun po yung sinabi niya sa akin dati. Opo. From Laila Salaveria, pahabol lang po, given the President's challenge to Pacquiao, does he want a leadership change in the PDP Laban Party or is the President considering leaving the party? Do members have to choose between him and the Pacquiao?
I think it's sufficient for me to divulge right now that he recognizes the fact that PDP Laban is a party of the Pimentel family. Opo. From Tina Mendez, any update on the next tranche of Sputnik V vaccine? Those who got their first dose are concerned because they missed their sched for the second dose already. Ulitin ko lang po, wala pong problema ang delay. In fact, ang advice po nila sa FDA, mas mabuti nga po yung second dose na 12 weeks later. So matagal-tagal pa po yung 12 weeks, no? At ngayon nga po, may mga pag-aaral na sa iba pang mga bakuna, mas matagal pala, wala rin problema po at minsan nag-improve pa ang kanilang efficacy. Okay. Thank you, Secretary Roque, Secretary Yusek Vega. Maraming salamat, Yusek Rocky. So kung wala na po tayong tanong, nagpapasalamat po tayo sa ating naging panauhin, Secretary, Undersecretary Vega. And see you po later on July 1. We will be together when we go to Iloilo City. At maraming salamat, Yusek Rocky. Maraming salamat din po sa ating mga kasama sa Malacañang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokesharing Roque nagsasabi, Pilipinas, babangon po tayo muli at babangon tayo as one. Magandang hapon po sa inyong lahat.